Magandang araw mga boss, at ang video na ito is all about cancellation of orders by your side. So, kailan kayo pwede mag-grant ng cancellation ng request nyo? Well, dalawa lang po. Pag nasa to pay po at to ship, meron pa po kayong chance na makapag-send ng request kay seller na i-cancel, na pwede pong i-grant ni seller na cancel down order. Pero, pag si seller, for example po, hindi po nakapag-respond sa cancellation order nyo po, within 2 days po, automatically po, sa system po, makakancel ang inyong order. Pero kailangan po, bilisan nyo po mag-send ng cancellation request. Kasi po, pag dumating po sa to receive, pag umabot na po dito, hindi na po pwedeng i-cancel yung order nyo. Kasi na i-send na po ni seller yung item o yung order nyo kay courier, or pwedeng nakagawa na rin ng tracking number si seller or yung courier. So, pag nandito na po, sorry po, hindi na po natin pwedeng i-cancel. Then, para naman po sa mga unpaid or yung mga unconfirmed orders po, automatically po, cancel na po siya. Then, how about withdrawal of cancellation request? Paano kung nagbagong isip nyo na hindi ko na pala ika-cancel yung cancel order ko? Well, pwede nyo pong gawin yun. Nandun ni po siya sa baba or sa nyo po napindot yung cancellation request. Pero, one time lang po magagawa. So, paano po pag nag-grant po ang cancellation? Saan po may kita at paano ko malalaman? Pag nag-grant po ang inyong cancellation, makikita nyo po siya sa cancellation area po. Ito po ay nasa hilera po ng mga to ship to pay. Pero kailangan nyo pumasok muna either sa to ship to pay or to receive. Kumbaga, igalaw nyo lang po yung option, makita nyo po siya sa pinakadulo po. Okay? Then, so ngayon ang tanong nyo, saan napunta ngayon ang pera ko? So, ang sabi po ni Shopee, kapag nag-grant po ang inyong cancellation, pag credit card ang ginamit, babalik sa credit card. Kapag Shopee Pay ang ginamit nyo, ibabalik nila sa Shopee Pay. Kapag bank transfer po, ibabalik nila sa banko nyo. Pero paano pag ibang method? Pag ibang method po, sabi ni Shopee, ibabalik niya po yung pera sa Shopee Pay. Pero syempre, ang tanong nyo, paano po kung wala akong Shopee Pay or wala po akong bank account? Ang mangyayari po ngayon is, i-hold po ni Shopee yung pera nyo hanggat wala pa po kayong nilalagay na Shopee Pay or bank account sa account nyo. So, ilang araw daw po. So, itong information na ito is base lang po sa mga na-research ko sa Shopee. Ang sabi nila, pag credit card daw po, 5 to 7 business days. Kung debit card naman po, up to 45 days. Pero, depende daw po sa banko. Then, pag payments by bank transfer, ang sabi nila, i-refund po siya Shopee Pay within 24 hours. Tapos, pag Shopee Pay naman po is 24 hours. So, ang notification po, si Shopee app po ang magbibigay sa inyo. At, pag nag-grant po ang refund nyo, i-send po ng email si Shopee sa inyo. At dyan po nagtatapos ang ating video. So, mga boss, huwag niyo pong kalimutang i-like ang aking video at i-share niyo po sa ibang boss natin na nangangailangan ng tulong sa pagka-cancel. At the same time po, huwag po kayo mahiyang mag-comment sa comment section kung kayo ay may katanungan, or kung sa tingin niyo may mali po ako nasabi, ilagay niyo rin po sa comment section para sa iba nating mga boss na naghahanap ng sagot. At kung sa tingin niyo meron po akong nakalimutan, i-comment din po para sa iba po nating video, pwede po siyang idagdag. So, Huwag niyo rin po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel para kung meron pong mga updates or mga iba pa pong mga katanungan or mga bagay-bagay na makatulong po sa ating buhay, pa-update po kayo. So hanggang sa muli, ito po si Daddy Kicks. God bless. If you like this video, hit the like button, share it to your fellow bosses, and be sure to subscribe.